Masayang masaya ako at proud ako at excited ako na umpisahan yung Angat Buhay NGO. Pero meron akong good news saka bad news. Anong gusto niyo unahin? Bad news muna? Yung bad news, nung nire-register natin yung Angat Buhay, hindi siya na-approve. Dahil may naka-register ng Angat Buhay na matagal na siya naka-register. I think, kung tama ang detalye ko, parang yung last activity noon ay 2003 pa. Pero hindi tayo makakahintay na matagal. Siyempre, nag-appeal tayo. Hindi tayo makakahintay na matagal. Kasi gusto natin na legal na lahat pag umpisa natin. So, ang na-approve na pangalan ay Angat Pinas Incorporated. So, ito, ang corporate name natin ay Angat Pinas Incorporated, but the program will still be called Angat Buhay. So, okay ba yon? So, that, ano yun, half good news saka half bad news. Ang good news, sobrang timing kasi lumabas na yung approval ng ating corporate existence. So, pwede na talaga tayong mag-umpisa na may sarili na tayong identity. Ano pa ba yung sunod? Pasensya na kasi mahaba yung aking... Ayan. Marami nagtatanong anong gagawin natin sa Angat Buhay. Actually, for those of you who are familiar with how Angat Buhay worked when we were working with all of you sa OVP, halos pareho pa din siya. Halos pareho pa din siya in the sense na anti-poverty program ito. Yung key advocacy areas, halos pareho pa din. Yung naka-angkla siya sa partnerships with the private sector, pareho pa din. Pero ang inaasahan natin, mas lalo pa natin itong mapapaganda at mapapahusay. So, ito kaya excited tayo moving forward. Kasi pinag-uusapan namin, siguro nakita nyo na yung announcement, na mas mabuti na may isang Angat Buhay lang. Hindi na natin papayagan yung maraming groups na maging chapters, Angat Buhay chapters. And that is for a very important reason. Kasi di ba yung pinaniniwalaan natin ng klase ng governance, yung mas participatory, yung pinapaniwalaan natin na klase ng governance from the ground up, hindi yung dinidikta ng nasa taas yung gagawin sa nasa baba. So moving forward, ang gusto sana nating mangyari, pagtulong-tulungan natin na palakasin saka mag-capacity building sa lahat ng mga volunteer groups na nabuo para maging independent din yung lahat na grupo. Pero kayo yung magiging local implementers ng ating Angat Buhay program. Pero ang mahalaga na hindi kayo Angat Buhay chapters so that you can also initiate programs on your own. Kasi pag Angat Buhay chapter, naghihintay lang kayo lagi sa gagawin ng central. And we don't want that. Dahil hindi naman yan yung klase ng governance na gusto nating mangyari. Marami pa tayong gagawin moving forward, pero gusto kasi natin, yung grupo natin, sinasalamin niya yung klase ng governance na pinapaniwalaan natin.